Check the mic and make sure it sound right, boys. Stop. Bago mo i-on ang camera ng cellphone mo, gusto ko munang ipaalala sa'yo na si Joshua Garcia yan. Celebrity, artista, kilalang personalidad, sikat, may pera, nasa entertainment business. Kaya, tama lang na gawin niya yan dahil para yan sa trabaho niya. But still, nakaka-damage pa rin yan ng masculine frame niya. O kumbaga, apektado pa rin dito ang masculine frame niya. Okay? Pero dahil ganyang klaseng imahe, yung nice guy image, ang pinapa-boost o sabihin na natin, kumbaga, binibida nila sa madla na dapat na magustuhan ng mga lalaki at mga babae, yan ngayon ang pinagkakaguluan. Totoo lang, madali lang naman na magpa-trending ng isang artist kung merong hawak sa iyong o kung merong kumpanya o let's say isang network na malaki ang humahandle sa iyo o nagpapasikat sa iyo. Okay? Kaya hindi mo kailangan gayahin 'yan dahil hindi naman ikaw si Joshua Garcia. Hindi ko sinasabi sa iyo na hindi pwede. Okay? Pwede mong gawin kung gusto mo na magpaka-betamel, kung gusto mo na magkaroon ng imahe ng isang malambot na lalaki, kung gusto mong tingnan kanila na para ng feminine, kung gusto mong mabawasan yung mga babaeng magkagusto sa'yo, okay? Na iba sabihin dyan, eh, bakit boss Josh? Joshua Garcia, dami nagkagusto ng babae. Exactly. Yun yung punto doon. Siya si Joshua Garcia, okay? Artista, may pera, mayaman, may looks, may status, may money, may game, at may personality yan. Okay? Kaya, dapat ikaw maging katulad kanya. Hindi yung sa ginawa niya sa TikTok niya. Isa lang yun dun sa mga yun. So, kung hindi ka celebrity, hindi ka naman entertainer, hindi ka naman na, let's say, high status na kailangan mo ng ganyang klaseng video para sa business mo o sa profession mo, wag mo na lang gawin yan. Okay? Magmumukha ka lang malambot sa madla, may mga babaeng makakakita sa'yo, okay, na una-una sabihin, ginagaya mo si Joshua Garcia, pangalawa, sasabihin na nagpapakyut ka, pangatlo, magmumukha ka lang na, ano nga, na pussy, magmumukha kang trying hard, okay, wag mo nang gawin yung bagay niyan. Mas maganda, tumuto ka na lang sa self-improvement mo, ayusin mo yung sarili mo, gayahin mo yung ginawa ni Joshua, okay, maging successful ka sa field mo, okay, pero hindi yung TikTok niya, okay? Pero kung gusto mong gayahin yun, bahala ka, nasa sa'yo, okay? Pero kung nasa entertainment ka naman, kilala ka naman tao, at ganyan naman yung trabaho mo, dancer ka talaga, di ba? Yan yung purpose mo. Singer ka talaga, yan yung purpose mo. Then go ahead, do it, okay? Pero kung hindi ka naman nasa entertainment business, hindi mo naman kailangan gawin yan, huwag mo nang gawin yan. Huwag ka umasa na mag-trending ka kaagad o mag-viral. Pwede, okay? Pero si Joshua Garcia, tandaan nyo, hawak ng ABS-CBN yan. Kayang-kaya nilang i-boost agad yung popularity niya. Kayang-kaya kaagad nilang ipa-trending yan. Mainit na yan simula nung nakaraan. Diba? Yung muntik nang lumabas yung kabudels ni Jane De Leon, diba? Na tinakpan niya. Nagpaka-simp siya doon, diba? Nagpaka-nice guy, diba? Bait-baitan. Dahil syempre, sumilip yung bagay na hindi maganda. Bagay na dapat di ginagawa ng lalaki para sa babae dahil pag ginawa mo yun, nagpapakasimp ka na naman. Di ba? Siyempre, yung babati mo, hayaan siya ayusin niya yung dapat niya ayusin. Takpan mo sandali, pwede, pero not the whole time. Pero dahil ginawa niya yun, at yun ang gusto ng feminism, yun ang gusto ng society, siyempre, bida na naman ng mga nice guy. Akala nila, dapat talaga magpaka-nice. Pero yung mga nice guy, yan yung iniiwan ng babae. Yung mga bad boy, yan yung hinahabol ng babae. Hindi yung bad boy lang dahil bad boy yung ugali, ha? O sabihin natin tatuan, o mukhang bad boy, mukhang gangster, ha? Hindi ganun. Bad boy dahil wala siyang pakailam sa babae. Bad boy dahil ang tingin niya, sarili niya, mas mataas siya sa babae. Since hindi siya nagbabalidate sa babae, since hindi siya makontrol ng babae,
siya ngayon yung hinahabol ng babae. Since nabero siya, mas importante sa kanya yung purpose niya, mas importante sa kanya yung trabaho niya kaysa doon sa babae. Yun yung mas gusto ng babae. Ayaw ng babae nang siya yung inuuna mo. Pag yung babae ang inuuna mo, mawawalan siya ng gana sa'yo. Dahil nga nagba-validate ka na. So, nawawala na yung chase niya sa game. Okay? So, hindi ko i-advise sa inyo na magpaka-nice kayo katulad ni Joshua Garcia. Dahil tandaan nyo, lagi ko sinasabi sa inyo, kahit sinong tao sa mundo, maging ako man, okay? May mga flaws kami. Okay? Meron tayong mga sablay. Kaya ang gusto ko mangyari, mas maging magaling kayo sa lahat ng taong nakikita ninyo. Di porki payatot si ganito, payatot ka na rin. Di porki mataba si ganito, mataba ka na rin. Di porki nagsisimp si Joshua, magsisimp ka na din. Okay? Pareho pa yung pangalan, okay? Pero siya yung Josh na nice guy, ako yung Josh na bad boy. Okay? Bad boy naman dahil masama, dahil salbahe, ganun. Pero yun yung bad boy na image na gusto nilang patayin o ihiyain sa madla. Okay? Kumbaga mga katulad ko, ako yung masamang tao. Kasi nagsasalta ako ng opinion ko. Kasi totoo yung sinasabi ko, di ba? Ayaw nila ng ganun. Gusto nila yung a-agree ka sa kanila, yung yes man ka. Pag dumis-agree ka, masamang tao ka. Hindi ka pwede magbigay ng opinion. Sabihin nila, may freedom of speech, pero pag nagsalta ka ng tungkol lang sa'yo, kukunin nila yung rights mo na yun. Okay, para sa kanila, hindi ka pwede magsalta. Hindi mo pwede pagsaltaan ng ganyan yung idol namin. Hindi mo pwede pagsalitaan yung mga tao sa paligid mo ng ganyan. Kailangan palagi magaganda lang ang sasabihin mo. Ala, bad boy yung ganun. Okay, hindi ka pwede kahit na totoo pa. Di mo pwedeng sabi, pag di mo tinulungan yung babae, bad boy ka. Okay? Pag inuna mo yung sarili mo, bad boy ka. Pag hindi mo pinaupo sa upuan yung babae dahil babae siya, okay? Bad boy ka. Okay? Pero equality daw, di ba? Kailangan daw ng fairness o pagkakapantay-pantay, di ba? Pero pagka ang babae, ang hindi nakaupo doon, masama ka. Okay? Pero pag ikaw ang sumumupo, kahit napagod ka na, magpakalalaki ka. Ito na ang society natin ngayon. Hindi tayong gumagawa. Tanggap natin kung anong klaseng society meron tayo. Okay, sipin nyo. Ilang mga kalalakihan, mga kababaihan, mga tao na ang natulungan ng movement natin. Ilang mga tao na ang nailigtas natin sa tiyak na kapahamakan. Ilang tao na ang muntik magpakamatay pero dahil natulungan natin sa mga video o sa mga content o sa mga advice natin, hindi natuloy. Diba? Pero still, tayo ang bad boy, yun yung Joshua na nice guy. Yun yung Joshua na pinapalakpakan sa madla. Okay? Kaya tandaan nyo, sa oras na magpakatotoo kayo o magpaka-masculine kayo, okay? Tandaan nyo to, kayo yung tatawagin na bad boy. Okay? Saluhin nyo yan. Wala tayong magagawa dyan. Kailangan natin tanggapin yan. Pero pag di mo naman ginawa yung dapat mong gawin, na nagpaka-bad boy ka, nagpaka-alpha ka, pag di mo naman ginawa yan, kawawa ka naman sa society. Okay? Wala kang magiging masyadong success. Kung magkakasucess ka man, mawawala rin sa'yo. Okay? Bubulihin ka ng mga tao sa paligid mo. Iiwanan ka ng babae mo para sa bad boy nga. Okay? Dahil alam naman natin kung ano ang mga babae pagdating sa bad boy. Mga bad boy ang hinahabol nila, mga nice guy ang iniiwan nila. Diba? Sabi ni iba, hindi, nice guy ang gusto ko, hindi, iiwanan mo rin yan. Diba nga, nice guy dati na ex mo, iniwanan mo din. Diba? Pero yung bad boy na ex mo na nang iwan sa'yo, yun yung hinahabol mo. Kaya nga siya bad boy, kasi wala siyang pakialam sa'yo. Okay? Andahan nyo, ang isang taong walang pakialam sa ibang tao, let's say sa ex niya, o sa babae, o sa kaibigan niya na hindi naman siya natutulungan, pagka ganun ka, masamang tao ka, bad boy ka, okay? Ayaw nila ng ganun. Ang gusto nila, yung aliping ka ng sarili nilang paniniwala, okay? Pagka mabait ka, like, ganyan ka, nice guy ka, like Joshua, di ba? Dance-dance lang, di ba? Dance-dance, di ba? Pagka ganyan ka, tapos pinoprotektahan mo yung mga babae, huwag mo yung pakita yung suso niya, na sayang, sana tumalis na lang siya doon, di ba? Kaya niya mag-enjoy ang buong Pilipinas, na sana mas may pag-uusapan pa, di ba? Pero kung ganun ka nga, na tinakpan mo yun, ikaw yung nice guy. Ikaw yung dapat gayahin. Ikaw yung role model. Dahil siyempre, tagapagtanggol ka ba naman ng mga babae, di ba? Diba, na parang yung huling babae niya, di ba, na si Julia, ang ginawa sa kanya, di ba, pinagpalit siya. Di ba? Na ganun din gagawin sa kanya na itong Jane De Leon hanggat hindi siya nagbabago ng ugali niya. Pero hindi natin alam kung sino siya behind the camera. Maybe yan yung image niya. Dahil siyempre, alam nila paano laruin. Dahil mas marami nga babae sa society o sa paligid, okay? Tapos ganyan nga yung ininject sa utak ng mga babae na dapat na babae na habulin nila, pero sa totoo lang, hindi yan yung gusto nila. Kaya nangyayari ngayon,
magkaiba yung paniniwala nila sa tunay na gusto nila. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi talaga alam ng mga babae ang tunay nilang gusto. Sabihin nila gusto nila ng nice guy pero nag-ahabol sila sa bad boy. Okay? Dahil ang tunay na hinahanap nila ay yung mga bad boy. Yung mga masculine, yung mga leader, yung mga lalaking lalaki, yung mga dominante, hindi mga ganyan, mga malalambot, hindi nila gusto yan. Yan ang sinasabi sa kanila. Simula bata sila, magulang nila, mga teacher nila, hanggang tumanda sila, yan ang sinasabi sa kanila na dapat yan ang habulin nila. Bagay na ginagawa naman nila, okay? Mga nice guy ang ini-entertain nila, pero walang relationship na nag-work, okay? Matter of fact, naghahabol sila dun sa mga bad boy pa din, okay? Dahil nga, yung mga hindi pumapansin sa kanila, yung mga walang pakialam sa kanila, yung mga tingin ni mas mataas yung mga lalaki na yun, mas mataas sila kaysa dun sa mga babae, yung mga lalaki na yun, yung talaga yung kinikrave nila, yung validation. Kasi nga hindi nagbabalidate, hindi ka susunduin, walang pakialam sa'yo, hindi ka pinapansin, sinibak ka lang, o nagkarelasyon man kayo, iniwanan ka naman kaagad, di ba? So, wala kang pinapakitang validation sa kanya. Kaya nga, nag-ahabol doon sa validation nun. Okay, tandaan nyo, again, ang mga babae ay narcissistic ang ugali. Okay? Kaya sila, importante sa kanila na mavalidate sila. Kung di sila mavalidate ng lalaki, hindi nila kakayanin yun dahil ang feeling na sarili nila, wala silang kwenta. Ang mga babae, mababa ang self-esteem. Ang confidence nila nanggagaling sa external validation. Pag na-validate sila, sabihan sila maganda, napakita sa kanila maganda sila, tinitigan sila ng lalaki, nilike yung photo nila, di ba? Yung ginagawa lang sa TikTok, di ba? Pakita na lang kung ano-ano, di ba? Buong katawan nila, ipapakita nila, boobs nila, lahat, nakaubad na alos, di ba? Magawin nila para lang sa like, para lang sa validation, para lang sa attention. Okay, kaya huwag niyo bigay ng libre yan, kasi napaka-importante yan. Kung matatawag kang bad boy, then let it be. Kung masikat si Joshua kaysa dito sa Josh na to, let it be. Wala tayong pakialam doon. Basta ako, hindi ako susunod sa sinasabi ng madla. Hindi ako susunod sa kahit kaninong tao. Hindi ako yuyuko para lang mahalin at tanggapin ninyo. Pero gagawin ko lahat ng kaya kong gawin para lumaki ang channel na ito at umingay pa ng umingay ang puking inang movement na ito. Kaya maghanda kayo lahat.